Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper. At patuloy tayo ngayon sa ating Chris Sniper Lectures. Before anything else, maraming salamat sa mga subscribers natin at sa lahat ng mga viewers sa ating channel. Hopefully, may natutunan kayo sa mga ongoing lectures natin. So ngayon, ipofocus muna natin ang nasa whiteboard para may idea kayo ng pag-aralan natin. Okay, thank you. Thank you, buddies. So, patuloy tayo sa ating topic, Japanese Treasure Burial Layout. Nasa part 4 na tayo, no? So, huwag kayong mawala kasi maraming exciting lessons ito na patuloy. Kasi nag-start tayo sa mga basic, no? Then, patuloy ito sa mga secondary lessons saka mga actual na talaga, mga documentations. So, ang lesson natin ngayon is bilang pa rin sa Japanese Treasure Burial Layout, tinatawag natin itong compass alignment and bearings. Yung tinatawag natin sa terminology na treasure hunting terminologies na AB. Ano yung AB class? Alignment and bearings. Okay? So AB. Okay, ulitin muna natin. Okay, unahin natin ang alignment. So we are talking about compass alignment and compass bearings. Kasi may alignment and bearings sa sasakyan eh. So ito ngayon pag-usapan natin ay sa compass. Kasi sa original map ng mga Japanese na treasure map ay may orientation talaga yan. No? Kung saan ang nilagay ang fulcrum point, ang benchmarker, kung anong degrees, kung anong clock compass ginagamit, ganyan. So, ngayon, unahin natin ang tinatawag na alignment. Ito siya, buddies. Okay, ano ang alignment? Kasi compass alignment. Alignment. Napakasimple. Sa Bisaya pa, linyada, gilinya, no? Sa Tagalog, nakalinya. Okay. So, ito meaning niya. It is the act of aligning. So, pwede ginagawa mo na in-align mo ang mga bagay or it is a state of being aligned or mga bagay na na-align na talaga. Okay, example. Ito example natin. Na, makikita nyo ito pwede sa, ito pala, community section ng YouTube channel natin. Ayan. No? Community section. Pag open mo ng Chris Sniper YouTube channel, mayroon dyan home, videos, etc. Then lalabas tong community to. Oh, may mga notes tayo dyan. Then for any inquiries, just contact Black Phantom sa number 0997-751-0760. Hanapin nyo lang si Black Phantom para sa lahat ng mga inquiries about remapping and decoding. Okay, yan ang number. Okay. So patuloy tayo. Ibig sabihin, ang alignment ay pagkasunod-sunod na pagkalagay. Na-align tayo dito. Mayroon sa circle. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So kung i-connect siya natin, isang linya lang yan. Tcharan! Diba? Yan ang itawag na na-align sila lahat. Okay? So, tingnan natin ang mga circles na out of alignment. Dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, pag i-connect mo sila, okay, yan. Hindi siya masisintro lahat, no? Yan. Na misalign. Yan, tinawag natin, misalignment. So, ibig sabihin ng alignment ay talagang nakukonnect mo lahat sa tamang center point. May mga center point siya. Yan. Ayan siya, hindi siya align dito. Ayan. Itong tinatawag na out of alignment. Okay? Napakasimple, buddies. So, yan ang tinatawag natin na compass alignment, which is makita natin na maya, makita natin dito ang tinatawag na the application of azimuth and back azimuth. Ito, importante ito ha, azimuth and back azimuth. Okay? Okay, pakita kayo ng isang illustration. Ganito siya. Okay. So, yan ang 4 trigrams, no? Ano, 4 major compass trigram. North, south,
the east, and west. Okay. Tinatawag natin na alignment kung example, may bato dito sa west, din may bato sa east. So, i-connect mo siya from this point, it is called alignment. Ibig sabihin, ang bato sa west side at bato sa east side ay naka-align sa isa't isa. Then, itong center point natin. So, kung gagamit tayo ng 3-gram code, dito siya is code 7, code 3. Ang sentro is palaging 5 yan. So, yan ang tinatawag natin na alignment na tinatawag natin na EB 3, 5, 7. Diba? 3, 5, 7 alignment. Okay. So, minsan tatawagin natin 3, 5, 7 terrestrial boreal layout or 3, 5, 7 pattern. Okay? May mga pattern na ganyan eh. 3, 5, 7 na ginagamit. Okay? Nagets, buddies? Yes po. Delete ko muna. No, iris natin to. Ipagpatuloy ito natin sa susunod ang compass alignments and patterns. Kasi mataas to na topic eh. May asimot at saka baka asimot pa dyan. Okay. Kasi may ano pa tayo, may compass bearings ito. Makita lang kayo. Sa mga military, expert sila nito eh. Itong tawag natin na azimuth. Okay. Ang azimuth, buddies, is your direction forward. Ayan, azimuth. Example, so galing ka dito, ang forward ka, going east. So that is what we call azimuth. Okay. Azimuth east. Okay? So ang back azimuth is automatically ang sa likod niya. Sa likod nito is ano? West. So, back azi is west. Okay? So, makikita natin na align pa rin. East-west alignment. Okay? Pag mag-azimuth ka ng east, forward ka sa east. Dito ka na, no? Anong sa likod mo? Tao cute. Ano dito? West side na siya. So, itong back azimuth mo, back azi, itong azimuth mo ngayon. Okay? Gets? Yeah, napaka-importante yan. Kasi pagdating sa mga marker, magagamit natin to. Ha? Yan o. Sample. Puno ng kahoy. Mayroon bang puno ng barko? Wala siguro puno ng kahoy. Pagsasabihin kong, okay, ang target natin is azimuth 90 degrees. Awesome. So, siyempre, may orientation tayo ng compass, north, south, east, west. So, saan ang east? Azimuth 90 degrees. So, dito ka. Galing sa puno, sukat ka ng 10 feet. Okay. Yes, 10 feet. Okay. So, azimuth code 3. No? Or azimuth east. Or 90 degrees. Or sa clock compass is alas 3. 3 o'clock. Dami yan. Dami natin pag-usapan ito, buddies. Eh. So, 10. So, ito yung azimuth mo ngayon. East. 10 feet. So, dyan hukay. So, dyan ang hukay mo. Ganun, example, no? So, pag dyan ka na, sa likod mo ang kahoy, maging back azimuth mo na ang kahoy. Okay? So, kung stationary point mo, ito yung BE mo, itong fulcrum point mo, azimuth mo, ay dig site mo sa 10 feet, doon sa est. O yan, ang direksyon mo. Patungo ka doon. Okay, dito. Gets? Bright kay my queen ba? Hopefully, naitindihan nyo, buddies. Dinahandahan ko lang. Hindi natin pagkalitan. Baby sniper, keep silent, ha? Dada is having a lecture here. Okay. Pag-usapan muna natin ang bearing, buddies. Compass bearing. Dahil babalikan natin yan eh. Maybe next lesson natin, i-surprise ko na lang kayo sa Japanese Treasure Boreal Layout Part 5. Kung ano ang topic. Hindi ko muna sasabihin. Sikreto yan, ha? Kaya, abangan nyo. Dito tayo sa bearing. Compass bearing. Diba? Ito yung topic. Compass alignment and bearings. Okay. A true bearing is measured clockwise from the north. Okay. So, ang true bearing, buddies, is measured clockwise from the north. Then, ang compass quadrant bearing is in the
quadrants. Quadrants yan, may S yan. Apat eh. A true bearing is written na the three figures. I-explain ko. Ito, nakikita nyo to sa ano? Sa tinatawag ko na community section. Okay. Dito, illustrate ko siya. Okay. So, ngayon, ito ng kompas mo. Dito lang tayo. Yan, yan lang. So, asan ang north? Yan, ang orientation ng north. Okay? Siyempre, dito is east na. Okay, east side. Okay. Lagay na natin din na south. Then, west side. So, ito ang tinatawag natin na 4 major trigrams. Balik na tayo sa, ano, sa kanji, sa rumaji. Okay. This is what we call keta. The north, ang east is higashi. Ang south is minami. Ang west is neshi. Okay? Keta, higashi, minami, neshi. Means north, east, south, west. Okay. Bright tayo ng estudyante. Para palakpak. Okay, buddies. Ganito. Pag-usapan natin ang tinatawag na true bearing. Bakit may true bearing? Dahil maraming bearing eh. Ito ang true bearing is measured from north. So clockwise, tingnan nyo ang orasan. Clockwise, pagano na? Counterclockwise, pabaliktad. So clockwise tayo sa orasan, pagano. So galing sa north, dito, mag-clockwise ka, okay, dito sa north, no? Mag-clockwise ka, siyempre, pagano dito, ang direksyon. Diba? Yan ang tinatawag na clockwise. Kasi pag galing ka dito, sa north, papunta ka dito, that is what we call counterclockwise. Ito ang clockwise. Okay. Understood, children? Ngayon, example tayo. Ito. Kukuha tayo ng ito, 45 degrees to dito eh. Diba? Kukuha tayo ng 50 degrees. Yan. Okay. So, delete na natin ito, 45 ha. Okay. So, ibig sabihin, 50 degrees ang angle. 50 degrees. Okay. Yan, ayan, dito tayo. From north to 50 degrees. Northeast. Okay. This is point A. And this is point B. Okay. So, ang bearing natin dyan, ito na ang bearing. Ito ang tinatawag na bearing. Is 50 degrees. Pero sabi sa law, ang true bearing is written in three figures. So ang pagsulat nito, ganun siya baris, 0, 50 degrees. So nakakusin ko na yung ang pagbasa nito, 0, 50 degrees. Okay. Yan ang bearing. Ito, no? Ito na bearing. Pag aabot ka ng 90 degrees, example, papunta tayo dito. 90 na siya, di ba? Ang bearing natin is 90 degrees. So, ang isulat mo, ganoon pa rin, 0, 90 degrees. No? Bakit hindi 90 degrees lang? Kasi, tinatawag natin to ang pag 50 degrees, quadrant bearing. Ito ang true bearing. True bearing. No? Tinuod. No? True bearing. Okay. So, ganoon na siya. Pag abot ka ng 120 degrees, yan. So, hindi mo nadagdagan ng 0. Tatlo na siya eh. 1, 2, 3. Di ba? 135 degrees, diretso na. So, true bearing sa true bearing. Ayan, okay? Balik tayo. Nagets? True bearing, dapat tatlo ha. Pag 50 siya, pag dalawa lang siya, 50, lagyan mo ng 0. So, yun ang basa na. 0, 50 degrees. Ayan. Okay. So, dito na. Balik tayo. Ay, diretso na lang para klaro. So, yan. In-explain natin to. Tapos na to. Dito tayo sa formula. Okay. Ito siya, buddies. Okay. Okay, north, south, east, west. Okay. So, alam natin ang north is 360 degrees. Alam natin ang south is 180 degrees. Ang east is, ano? May queen. 90. 90, bright. Yeah, ako may queen. Ang west naman is 270 degrees. Yan, dyan na muna tayo. Huwag muna tayo tatakbo dun sa maraming angle.
Naglisod magaling mo aning upat or 183 grams. Yan, tunanoon mo sa 63 grams. Dito muna tayo palis. Dahan-dahan nyo yan. Okay. Ang mangyari ngayon, gagawa tayo ng tinatawag na true bearing. Okay. True bearing. So, galing sa north talaga, north to south. So, ang bearing ng north to south is 180 degrees. 1 to 3. So, hindi ka na magandang zero. Ha? Yan. Okay. Ito ang tinatawag na true bearing. TB. Hindi ito tuberculosis yan, ha? True bearing. Okay. Dito na. Balik tayo. May tinatawag na quadrant. So, ito yung compass. I-divide yan sa apat. May tinatawag na first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay. North, south, east, and west. Kada quadrant ay may bearing. Okay, example. Dito tayo. Sa quadrant 1. Pag gagawa ako ng angle na 45 degrees, this is what we call, isulat ko lang, 45 degrees, quadrant bearing. Okay. Ano yan? Pag gagawa naman ako ng angle dito sa southeast, yan, sa compass yan is 135 degrees. Pero pag bearing tayo, quadrant bearing is another 45 degrees. Di ba? Okay. Maliban, pag gagawin natin siyang true bearing. So, 45 plus 45 na. Ngayon, kada quadrant may bearing. So, pwede po tayo gagawa ng 30 degrees. Diyan. Okay? Gagawa tayo ng 15 degrees. Yan. Yan ang tinatawag na quadrant bearing. Okay. Kaya ito ang formula. Dito tayo sa southwest. Okay, southwest yan. Southwest. Gagawa tayo ng quadrant bearing. Ha? Ito ang quadrant bearing. Ano yan? Na angle, 45 degrees. Okay. So, ibig sabihin, ang true bearing natin ay 180 degrees. Then, ang quadrant bearing natin ay 45 degrees. Baby, wag mo akong sapawan. Okay. I-add mo siya. 5. So, ito ang formula. Addition lamang, buddies. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 2. Then, 1 plus 1 equals 11? Hindi, ito. Okay. So, 2 to 5 degrees. Ito na ang tinatawag natin na true bearing na galing sa formula ng true bearing plus quadrant bearing. Dahil 180 plus 45 is 2 to 5. Kaya ito dito, pag tingnan mo ito sa compass, 2 to 5 degrees ito siya. Southwest. Guess ba, des? Hindi sabihin, i-add mo lang. Additional ang pattern. 180 plus 45 equals 2 to 5 degrees. This is the what we call the total true bearing. True addition from true bearing na given saka quadrant. So, thank you, Paris. So, ganito. Okay. Inis mo muna. So, fully naiintindihan ang bearings. Nakuha na to? Okay. So, yan ang pag-focus ito. Yan. Thank you. So, ito ang formula. Okay. Ano yung bearing? True bearing is measured clockwise from the north. So, from north to southeast, southwest to north. Count clockwise palagi. Yan ang bearing. Then, ang compass quadrant bearing is in four quadrants. Itong four quadrants ay may bearing sila na sarili. No? Okay. Then, ang true bearing is written in three figures. Yun ang sabi ko. Pag 50 degrees, 0.15. So, yun na, buddies. So, hopefully, may natutunan kayo din. We'll continue our topic sa part 5 natin. No? Okay. So, sa part 5, ito lang masasabi ko. Surprise. Okay? So, thank you for watching and shout out sa mga katrupa natin na nagpa-shout out. Shout out Gio Hikari, Balamban Cebu, from Balamban Cebu. Brother Gio Hikari, kumusta? Mark G. Del Rosario Chanbal. Mark G. Del Rosario Chanbal sa Mati, Davao Oriental. Kumusta, bro? Pare Jojo, pare Jack sa Cebu City. Pare Jojo, kumusta dyan? Pare Jack, kumusta kayo? Mga tropa dyan, kumusta ang operation dyan? Then kay Tita Betel Villarosa sa Dumaguete, shout out.
Tita Betel Villarosa, kumusta dyan sa Dumaguete? Okay, kay Bro Sweet Nel Gabter sa Cebu. Okay, si Brother Nel, isa itong tropa natin na may mentor din na hapon sa Cebu. Okay, so patuloy sila sa operasyon. Daming retrieval eh. Congratulations. Okay. Kay Pari Sam, kay Pari Elmer, saka kay Pari Dudi sa Team Birada. Tabato, kutabato. Okay. Kay Pari Nyong Trisyon, Pari Nyong, kumusta ang operasyon dyan? Maganda na yung outcome ah. Yung may nakuna ng cross na sign, Kojo, sa doon yun. Tabato pa rin. Kay Pari Terence at kay Pari RD, Team Titi, to Trisyon, True Trisyon. Kay Black Phantom at Pari Terence, True Trisyon, grupo nila. Sa Team Samurai, sa Maroon 5, Team Samurai, Pari RD, kumusta? Bro Danrats, kumusta bro? At Pari Silso, din shout out sa Team sa Maramag, kay Pari Kuya Joe, at kay Pari Tata. At sa Team Aladdin. Okay, yun lang buddies. Thank you for watching. And hopefully, hindi kayo magsawa sa punood. Abangan nyo ang next topic natin kasi surprise eh. Then shout out sa mga tropa natin dito sa bahay. Baby Sniper on the mix. Nanood ang TV natin. Thank you, my queen. My love. I love you so much, Mami Sniper. Thank you for the videographer for this lesson. Okay. Once again, this is Chris Sniper saying it's Little Explore. Then, Barzai!